Yes, magse-celebrate tayo ng anniversary ulit ng ano, ng Urban Smiles. Ang regalo ko sa'yo, may ipapakilala ko sa'yo ano, supplier ng sound system, mas magaling sila. Pinapinagalaan ko sa'yo, yung supplier ng sound system. Charot lang. Mas pinasabog yung mikropono sa mga ako. Medyo lang kuya, it's like to me, anyway. mga kaibigan mo na nag-endorse sa'yo, kahit hindi mo naman sila hinihina ng endorsement. Because you're such a good soul. Yung hindi ka naman talaga nagpapa-endorse yan, tsaka hindi mo sila kinukuha para to have your clinic known, para sumikat ka. Hindi ganun eh. Actually, ang intention mo, ang karamdaman ko talaga sa'yo, your intention is to help. That was your major and primary intention, to help. Tapos because of your generosity, nabibuild yung friendship. Tapos yung friendship na yun, yung mismo yung nagpaparamdam sa amin na, ay parang it's just fair siguro na ano, na hindi lang fair. Pride namin yun pag sinasabi namin yun. Thank you so much to RMT and Urban Smiles. Pride ko yun pag sinasabi ko sa TV. Hindi dahil I was obliged, hindi dahil endorser ako, not for anything. Pride kong sinasabi yung brand mo. Kasi yung brand mo din naman talaga ay hindi nakakahiya. Talagang dapat ipagmalaki. Kaya lahat kami rito, pinagsisigawan namin Urban Smiles. Lagi namin tinatag Urban Smiles, RFD, kasi pride namin yun. Hindi dahil kinukuha mo kami ng doors. Hindi kinukuha mo ng doors. Ayun, na-touch ka. Gusto talaga matouch ka ngayon. Kaya, sige na, nakakahiya naman sa writer, hindi ko susundin to. Tanong na natin itong 7th question. If you could spend your birthday anywhere in the world, where would it be and why? Di ba pang GGV yan? Pang umagang kayo yung mga yun. I think, gusto mo tagalugin ko? Hindi ko nahihirapan. Marami kasi ang gusto mo tan, walang specific, pero for as long as I'm with my family and bench, okay, okay. So, oh. Ano yung Thailand ko na talaga? Hindi ako yun. Pati may inchang yan. Lagi yung inchang. Hindi, totoo naman yun. Hindi naman talaga yung lugar na pinupuntahan. Yung kapili mo sa pagkulit sa lugar na yun. Yun ang magbibigay sa'yo ng pinakamagandang memory. Di ba? Secondary na lang yung ganda ng lugar. Kasi kahit gano'ng kaganda yung lugar, kung hindi ka masaya dun sa mga kapili mo, magiging burakot lang yung trip na yon, magiging pangit lang na memory yung lugar niyan, kahit paradiso pa yung pinupunta. At napakapalag mo na meron kang magandang pamilya, meron kang magandang partner sa buhay, meron kang magandang mukha, lahat nasa sa'yo na. Bukod sa mahabang bias, pero... pero masaya-masaya kami talaga para sa'yo. Ano ba bang kulang sa'yo daw, Arlen? Masaya na ako eh. Wala na akong nararamdamang kulang. Maliban sa sana ma-maintain ko to, ma-sustain ko, na maging instrument ako ng pagtulong sa maraming tao. Kasi feeling ko, masarap sa pakiramdam eh. Marami nagsasabi sa akin na, Dok, madaling araw na, natutulog ka ba? May work ako mamaya, pero sumasagot pa rin ako ng concerns ng iba. Or may mga... Personal concerns ha? Mamingin ng tulong o anuman. But gusto ko lang, pinagdadasal ko lang yun na sana ma-maintain ko lahat ng mga bagay na ginagawa ko na maging, patuloy akong maging instrument na maging blessing sa maraming tao. Totoo naman. Ang dali mo nabigay ng blessing sa ibang tao at ikaw mismo blessing mo. At saka ang sarap-sarap marinig yung istorya mo, makita yung istorya mo. Kasi ang sarap ma-inspire everyday. Ang sarap makalinig ng magandang kwento everyday. Diba? Parang binabalansin niya lahat ng mga dilim sa paligid. Pag nakakakita ng mga tao matulad mo na nagbibigay ng liwanag. Actually, ang liwanag mo kasi. Ang liwanag ng vibe mo. Diba? May spotlight ka ngayon. Ang liwanag mo pala na ngayon. Di, ang liwanag ng vibe mo, ang ganda ng energy nilalabas mo. Nag, ano ka, sinisira mo yung ano, sinisira mo yung tingin at dumi at kapangitan sa paligid.
ang ganda ng presensya mo. Sana huwag kang magbabago na magparaya at magparimang sa amin ang oras mo. Huwag kang magbabago na magpaabot sa amin ng boses mo, ng salita mo, ng presensya mo at ng pagmamahal mo. Dahil hindi mo alam kung ilang beses mo sinasalba ang mga tao. Yeah, you have not just been saving tea, you have been saving lives. You have been saving a lot of people's joy. Yung mga papawalan ng kumpiyansa sa sarili na isa-save mo yung confidence niya at naibabalik sa kanila mula sa tuluyang pagkakawala. Are you even aware of that? But you have been saving lives. Honestly, masaya lang ako na ginagawa. Hindi mo yun alam. Nag-joke lang naman kasi ako na hindi, totoo yun. Totoo yun. At hindi lahat ng tao may ganong gift. You have to have a generous soul to be able to save a life. You have to have a beautiful soul to be able to save a life. With all sincerity. At yun ka. Kaya pag may maraming sasalita dito, kanina pa ako nakikinig yung mga wish nila, yung mga sinasabi nila sa'yo. Tapos ako mismo, personal I can attest, ay totoo yun. Ang tama yun. Yung ang saya lang kasi as your friend, di ba bilang pag tayo magkakaibigan, ang last thing na gusto natin mangyari ay yung may chumachalot din sa kaibigan mo. Yung may nang-e-etcho sa kaibigan mo. Ayaw natin may nang-e-etcho sa isa't isa. Tonight, wala akong naramdamang nang-e-etcho sa iyo. Kasi lahat ng sinasabi nila, nakita ko at napatunayan ko at lahat yun totoo. At lahat yung sinasabi nila na may sinseridad. Yung pagmamahal nila sa iyo. Ang laki-laki ng value mo sa akin. Kaya bagay ito po din natin tonight. Kasi ang ning mo talaga. Ang ganda-ganda ng skin mo. May mga gamit ko ba sa clinic na ginagamit sa mukha ko? Yung pagpaputi ba ng ngipin, ginagamit mo din sa piskin mo? Kasi ang puti-puti ng piskin mo. Ito na lang tanong ko. Bakit gusto ayusin yung ngipin mo? Kasi nag-offer siya yung tinanong sinabi na kay Ayo, pamutihin mo dito si Baez, itong ayusin mo. Bakit ka nangyayalam sa buhay? Sino ka? Bakit? Inaano ba kita? Nananahimik lang naman ako. Actually, sobrang challenge. Huwag po akong ma-actually tapatin mo. Actually, alam ko sobrang challenging na pa-invite ka sa akin. Kasi, lagi ko naririnig, alam mo na, sa LGBTQ community, alam nila na hindi ka magpapagawa ng kahit ano sa team. Kasi alam nila na, yun yung gusto mong mangyari. At saka yun yung nasa kontrata. Hindi ko na sinusunod. Totoo po, kasi nasa kontrata ko, bawal mong paganda, bawal mong pagawa ng ano. Kasi mababawasan daw yung comedy, yung gano'n. Sinunod ko naman sila for a while, pero ngayon hindi na ako sunod. Pag-autops na din po ako. Kasi kapag nakikita mo yung mga photos mo at saka videos sa social media. Pangita. Hindi mo sinagot. Hindi, ano nga, napapakita ka sa ngipin ko? Nakikita ko lang ngipin. Yung totoo. Tapos nalang ibang kulay. Sabi ko, ibang kulay? Ibang shade. Ano to, sapit-sapit ba yung kulay? Usually, puti lang naman yun, o dilaw ang ngipin mo. Saan talaga iba-iba? So, may pabulok, may hindi nabubulok, may na-recycle, gano'n? May shade siya na medyo madilaw, puti. Tapos tayo siyang sinuzoom. Sinichita ko. Ah, hinuhusta ko. Isa ka sa mga passion ko. Bakit mo kailangan gawin yun? Pagpapatawan lang naman ako, hindi pa masapat na pinapatawang kita sa mga kaya. Bakit kailangan mong usisain yung ngipin ko, tapos isoom ko, tapos susgahan ko? Well, bastos ka. Mga papa ko dentist, baka ko na-agree. Tama naman po ako, di ba? Ah, talaga kumuha ko pa talaga ng mga kapilis na sa ngipin ko. Then, parang mag-dentist ka kasi, particular kami na tinitingnan yung ngipin. So, dahil ko nakikita yung photos and videos mo, chine-check ko siya.
Sabi ko, parang mapapaganda ko pa ito. Tapos hindi ko, wala akong idea para kita makikilala, saan kita mamingin. Then one day, and for several years, kailangan ko mag-name drop kasi I think para sa kanya,